Amanda! Tony. Hi, Daisy! Hello, Ate Tony. Isang karangalan na mga kumbidahan dito sa, ano mo, sa interview mo. Hanggang ngayon, ininervious ako. Pero kanina ba tayo nag-uusap, di ba? Siyempre, iba yung face-to-face talaga na ganito, di ba? Tinukwento niya sa akin kanina, kaya lang siya nag-live noong 2020. Opo. Kasi broken-hearted siya noon. Broken, diba? At saka broken money. Broke at saka broken-hearted. Grabe yun. Opo. Sadlak yun. Sadlak yun yung rock bottom. Kaya siya nag-live kasi ang kwento mo sa akin noon, gusto mo lang may kausap. Kasi di ba pag broken-hearted ka, parang gusto mo naglalabas ng feeling. Tapos umiinom ka lagi. Yun lang yung reason kung bakit ka nag-live tsaka kailangan mo kumita, di ba? Opo. Yun lang ang reason. Siyempre, walang ibang tutulong sa akin. One time, siyempre, pagka broken ka, gusto mo talaga may makausap eh. Kasi pagka wala kang kausap, pasisiraan ka talaga ng ulo. And then, siyempre, at the same time, kailangan ko rin talagang maghanap buhay. So, kumbaga, parang feeling ko, minsan kasi masarap din kausap yung ibang tao kaysa pamilya mo eh. Hindi naman nagsasagot yung mga tao Facebook. Yung mga komento. Sa comment. Oo. So, parang feeling mo may kausap kapag nagko-comment kasi sila. Kasi, para sa akin kasi, yung family ko kasi, punong-puno na ng problema. So, parang ayoko nang i-share yung another problema ng buhay ko. Kasi, syempre, na ano nilang na matatag ako, palaban ako. Kasi, syempre, lalo na si nanay, hindi mo na makwentuhan ng masasamang bagay na nangyayari sa buhay mo dahil nga sa sitwasyon niya. Tsaka sa dami ng pinagdaanan ng nanay mo. Tsaka sa dami po ng pagsubok na pinagdaanan niya, ayoko na siyang kwentuhan ng masasakit pa. 12 years nanganak yung nanay niya. Imagine mo, sa 12 taon, nanganganak lang yung nanay niya. Parang ano lang, di ba? Parang, ay, magkata sa isang kapat. Every year may newborn. Grabe yung nanay mo. Grabe talaga, 12 years siyang nanganak. Kasi 12 sila talaga magkakapatid. Tapos yung tatlo. Tatlo po namatay po yun. Namatay. So, 9 na lang sila. Siyam na lang. Tapos yung mga kapatid mo, di ba, parang tinutulungan mo din? Tinutulungan ko din po halos lahat. Kasi yung kapatid ko nanggaling sa dialysis. Tapos, hanggang ngayon naghahanap buhay siya. Ako din yung bumili ng food, ano ba yung food cart ba yun? Oo. Para sa kanya. Kumbaga, hindi naman ako tumutulong para pera-pera eh. Binibigyan ko sila ng kabuhayan. Naging breadwinner ka? Hanggang ngayon po, Ate Tony. Hanggang ngayon. Kasi kumbaga, ayoko silang bigyan ng ano eh, ng pera eh. Kasi pagka binigyan mo pera, madaling ubusin yan. Bigyan mo na panghanap buhay. Na sinasabi ko sa kanila, ayan, minsan lang mangyari sa buhay ko to. Bibigyan ko kayo ng panghanap buhay, mahalin mo. Tulad ng pagmamahal ko sa hanap buhay ko. Ilan taong ka nung una kang naging nanay? 17. First love? Opo, first love. Yung tatay ng mga anak kong lalaki. Hanggang ilang taong kayo nagsama? Wala pa almost ano kami kasi lagi ako nag-a-abroad eh. Kasi syempre walang kabuhayan, wala siyang hanap buhay. Tapos nakaasa lang kami dun sa lola niya, dun sa ex ko. So kumbaga parang nahihiya ka, di ba? Kaya nagdesisyon ako mag-abroad. So nung 17 ka, anong feeling na naging nanay ka? Masaya. Syempre kumbaga parang pagka nakita mo yung anak mo, ay! Alam mo yung kahit na alam mo wala kayong hanap buhay pareho, pero pagka nakita mo yung anak mo, sobrang saya. At doon ko na rin pumasok sa isip ko na, ay, kailangan ko na maghanap buhay para buhayin yung anak ko. Tapos, yeah. Naghiwalay kayo dahil? Ng babae din. Ngayon nga naman, dumating naman yung punto na nang nagloko siya nung nag-a-abroad na rin ako. Ika nga, iba yung pagsasama pagka magkahiwalay kayo. Ang bawa, nasa abroad ka, talagang may maglolokot magloloko na hindi kayang hawakan yung relasyon nyo. So, ilang taong ka nung nahiwalay ka sa unang mong asawa? 19 years old. Grabe, at 19 years old, separated. Nahiwalay. Pero nagkabalikan uli kami. Oh. Na binigyan ko siya ng chance. Siyempre, kumbaga para sa akin, ayoko masira yung pamilyang binuo mo eh. Di ba? Siyempre, mahal mo rin yung partner. So, binigyan ko ng second chance. Oh, kamusta yung second chance? Yung second chance, nabuo naman yung isa. Okay. Siyempre, kala mo magtitino na, di ba? Pero ganun pa rin. Nagloko pa rin? Nagloko pa rin. So, officially, naghiwalay kayo. Ilang taong ka? 23 ako. Tapos, na-inlove ka uli? Sa foreigner naman. Kasi nung time na nasa Korea naman ako, nakikipagbalikan sa akin yung ex-husband ko. Sabi ko, wag na. Mas maganda yung maging magkaibigan na lang tayo para sa mga anak natin. Pero sa ngayon naman, sobrang ganda ng pagsasama namin kasi talaga magkaibigan kami nung ex-husband ko. Yung foreigner na tatay ng anak mo, ng bunso mo, saan mo nakilala? Sa Cupid site, sa dating site ko siya nakilala. So yung pinsan ko tinuruan akong mag-open ng account doon sa site na yon. So doon ko naman nakilala si Paul, yung tatay ni Jay. Kamusta yung relationship niyo? 4 na buwan or 6 na buwan kami nag-usap bago siya pumunta dito. Nung nakausap ko siya, sabi ko, pabalik na ako ng Korea. Kasi talagang abroad na lang ang inano ko yung focus ko sa mag-abroad na lang eh. Kasi nga, syempre, dito sa Pilipinas, hirap akong humanap ng trabaho, lalo pat dami kong tato.
Tapos wala naman akong tinapos. So talagang hirap ako. Pero sa abroad kasi, meron akong kakilala na boss sa Korea na may-ari ng bar doon na naka-close ko din. At doon ako, ano, doon ako pinapapasok na pwede yung style ko na maraming tattoo. Tsaka syempre, kwela ka din. Malakas akong mag-entertain ng mga customers. So nagustuhan niya yung ano ko doon sa trabaho. Nung bata ka, nung lumalaki ka, ano ba talaga yung pangarap mo? Yung pangarap ko, syempre, yung talaga mabigyan sa nanay ng ano, ng magandang buhay. Ayun, naiyak na ako. Ang pangarap ko yung mabigyan lang talaga si nanay ng magandang buhay. Dahil? Kasi talagang hirap na hirap siya noon eh. Yung bang, aras wala na kaming makain. Mm. Pero talagang gumagawa siya ng paraan. Kasi huwag nang pupunta yan ng kapitbahay. Baka may damit kayo palalaba dyan. 50 pesos lang. Dumating siya sa puntong ganun na talagang magkaroon lang siya ng pambiling bigas. Anong ginagawa ng tatay mo noon? Si tatay nagtatrabaho din kasi nga lang sa laki ng utang. Hindi umaabot kay nanay yung sahod, natitira kay nanay 150 pesos. Magkakasyain ni nanay yun. Sa siyam na magkakapatid? Sa siyam na magkakapatid. Kaya si nanay, ang nagiging trabaho niya, labandera, planchadora, at tindera. Halos hindi na natutulog si nanay. Yung 14 years old ako, nag-aaral din ako noon na grade 6. Parang ginaya ko yung style ni nanay. Nag-aaral ako sa umaga, is pattern naman ako ng billiard sa gabi, sa Mandaluyong. Yun ang una mong trabaho? Yun po ang una kong trabaho. Pumasok naman ako sa Tutuban as a sales lady in maternity dress, mga pambunti. Pagkatapos noon, naingay yung Japan-Japan. Siyempre, lola mo dati, maganda rin ang boses. Kumakanta. So, nagpakitang gilas ako dun sa promotion. Pero dahil nga bata pa ako, hindi ako tinanggap. Pero sabi nila, gusto mo ba alagaan ka ng promotion na to. Nang ginagawa ko doon, naglilinis ako. Sabi ko, kahit maglinis lang ako, kanta-kanta, practice-practice, naglilinis ako. Ilan taon ko noon? 15 po, 15, 16. Kasi pag mag-Japan ka, dapat ilang taon? 18. 18 okay. Talaga. So, talagang doon ako tumambay. Parang hindi ko inalis yung sarili ko dahil sinabi ko sa sarili ko na makakaalis ako kahit maghintay ako ng 2 taon. Tapos, yun nga, naglilinis ako doon, nagtuturo ako, pinupunasan ko lahat ng table ng nung may-ari ng promotion. Tapos naganap sila ng labandera, doon ko naman pinasok si nanay na labandera para makakuha rin kami ng panchicha. Ilan taong ka na nung nakalipad ka ng Japan? 18? Mag-18. So 18, finally, nakalipad ka na ng Japan? Nakalipad na, ilan taong ka nagtrabaho sa Japan? Siguro mga 2-3 years. Anong ginagawa mo sa Japan? Anong Singer-dancer. Tapos nung umuwi ka dito? Dito na ako yung nabuntis na ako. Tapos nag-decide ako na magtayo ng maliit na negosyo. Kami pa nung asawa ko noon. Mm-hmm. Kaso nga lang, syempre, hindi ko alam na meron na palang ibang ginagawa. Kasi nag-focus ako sa sa pagtitinda talaga ako. Nag-focus pagka may hawak akong pera. Talagang pinupuhunan ko talaga sa negosyo. Saan mo nakuha yun? Yung ugali na gusto mo mag-negosyo? Kay nanay. Kasi si nanay mahiling magluto ng mga kakanin talaga. Kakanin, ulam, almusal. So, doon namin siya naman, yung discarte niya talaga. So, ngayon, na-in-love ka kay Tantan? Opo. Hanggang ngayon po, masaya naman. Tsaka hindi siya pasaway. Mas lang na masaya kami dalawa at maayos kami. Ini-enjoy namin every moment. Mm-hmm. Diba, ganun lang naman eh. Kaya salita ko nga rin sa kanya, ngayon, sa dami na naloko sa akin, huwag ka nang bumilang. Pagka ayaw mo na, sabihin mo sa akin, huwag tayong maglokohan. Kasi madali akong kausap. Umiwalay ka. Umota na ako, sabi ko sa kanya. Na. Tsaka kako, sa edad kong to kako, wala rin naman akong ibang inihiling, kundi yung huwag lang nila akong lokohin, di ba? Ilang years ang difference nyo? May age gap ba kayo? 11. O kamusta yung relationship na mas bata siya sa'yo? Nang 11 years? Feeling ko, bumabata rin. Feeling mo ang bagets mo rin. Obe, mas feeling ko nga mas bata pa ako ngayon kesa noon. Young love? Oo. Kasi syempre, di ba, dati hindi ko na experience yung aldigawan. Kasi, kumbaga, lahat biglaan talaga eh, kahit dun sa, dahil nga pagka gusto mo, syempre, bata ka nun, walang aldigawan na nangyari. Basta na buhay. Game na. Basta game na. Ito. So, ngayon parang feeling ko, ngayon pa lang ako nagdadalag. Bakit niligawan ka niya? Hindi ako naligaw. Parang tiligawan. Hindi kasi meron, di ba, merong bar si Sir Wilbur. Doon siya nakita. Doon ko siya nakilala. Tapos, syempre sexy. Mahilig kasi ako sa mga macho, tsaka yung may mga balbas. Kung si Sir Wilbur Tolentino, kung lalaki-lalaki lang, di Genoa ako. Parang mahilig talaga ako sa mga angas.
Oh. So, siya yung nakita ko. Na hindi ka pinapansin? Hindi ako pinapansin. Hindi niya ako pinapansin. Dahil down, tinanong mo ba siya noon? Ano, tinanong ko siya. Sinabi niya, ano, ang dami-dami nang pumipila sa'yo. Gusto mo pati ako makigulo pa. So parang ka? Parang na-curious ako. Eh, di ba ang sarap ng ganun? Yung may iba naman, hindi siya nag-ahabol. Ako yung talagang ano sa kanya. Kumbaga wala talaga siyang anong mag-ano sa akin. Oh. Tapos sabi niya, ang dami na nagpapapicture, alam nga mapilahan pa kita. Tsaka napapanood na kita, okay na yun. Di ba? Parang, ay, parang iba. Kumbaga parang din ako na ano sa kanya. Na-curious. Na-curious ako sa kanya na lahat ng ayaw ko, nandito sa lalaki ko. Kasi lahat din ang ayaw ko kay Paul, nasa, sa kanya din eh. Kumbaga si Paul kasi pasaway din, mahilig sa party-party. Ah, so na-attract ka dun sa mga ano? Sa mga bad boy? Bad boy, oh. Dun ako na-attract. Ayun o, paano yung pag na-attract ka sa bad boy, eh, the ending nun, sasaktan ka. Ayun nga eh. Oh, ganun nga yung na-ano ko, parang sa mga, dahil sa hili ko sa mga bad boy look o bad boy ugali, ewan ko, parang dun ako na-ano, na-pupol. Bakit? Eh, gusto kong iba. Parang ang weird, di ba? Kasi challenge ka? Kasi bad girl din ako. Kasi di ba may ganon? You attract who you are. Baka nga dahil bad girl ka, bad boy. Makakajam mo sila kahit saan. Di ba? Oo. Parang same kayo ng wavelength at same kami ng vibration ito. Pero kami. Gusto ko yung ano, yung pang ano, magino ko pero medyo bastos, di ba? So anong nahanap mo dito kay Tantan? Kay Tantan, na ano ko siya na bumili ba ko sa kanya dahil isa siyang responsabling tatay. Kasi single dad din siya. Mm-hmm. Kasi kahit na ganun yung trabaho niya, never siya nagpabaya sa dalawang anak niya. Kaya sabi ko, ay, kumbaga kahit bata pa siya, alam niya yung responsibilidad na meron siya. Paano niyo ina-handle yung mga ano, criticisms, bashers, opinion ng tao? Noong una na ano siya na sabi niya sa akin, ano ba yan, parang iba yung tingin ng tao sa akin. Lalo na siyempre sa posisyon ng trabaho meron siya, di ba? Tapos mas may edad pa ako, tapos siya bata. Kaya inaano niya na ang kagandahan lang kay Tantan, pinapatunayan niya sa sarili niya na hindi siya ganung klaseng tao. Ikaw na hurt ka kapag inuhusgahan yung relationship niyo? Oo, kasi siyempre unang-una napakadali maghusga yung kapwa na hindi naman nakilala at nakaharap ng tao na 'to, 'di ba? Hmm. Kaya nga sabi ko ang ganun, ipagpasa Diyos na lang natin kasi hindi natin mapiplease ang lahat eh. Tsaka kahit mabuti or pangit ang ginawa mo, may masasabi at masasabi ang tao sa'yo. Kaya ikaw na lang ang mag-adjust, huwag mong pansinin, deadmay mo na lang, at ipagpasa Diyos mo na lang talaga. Dahil siya lang naman talaga nakakaalam ng lahat. Sa mga anak mo, ano yung isang bagay na naranasan mo na ayaw mong maranasan ng mga anak mo? Yung katulad niya, syempre, yung bang kutsain. Kasi sleep sa amin, kasi nung bata kami, talagang umapasok kami ng mabaho eh. Walang sipisipilyo. Walang damit, kumbaga talagang yung damit namin na uniform, pang isang linggo na eh. Kumbaga parang lahat ng baho na tinutukso kami mabaho. Ayaw mo maranasan yun ng mga anak mo? Ayaw mo maranasan ng mga anak ko yun. Kaya sa ngayon talagang binagawa ko yung best ko para sa kanila. Sa awa naman ng Diyos, yung isang anak ko, college niya. Ikaw, may pangarap ka ba para sa sarili mo? Maging masaya lang. Kasi wala naman ako ibang pinapangarap kundi maging masaya. Sa ngayon, masaya talaga ako. Mm-hmm. Diba? Kumbaga parang wala na akong ihilingin. Kumbaga kasi ang hiniling ko lang naman sa Panginoon, yung mabigyan ko si nanay ng matagal niya ng pinapangarap eh. Mm-hmm. Yung bahay talaga. Pero sa akin, syempre ang hinihiling ko din, magkaroon ng magandang edukasyon yung mga anak ko. Kasi kumbaga para sa sarili mo, wala ka nang ihilingin eh. Mm-hmm. Ang ihilingin mo talaga yung para sa pamilya, sa mga anak talaga eh. Para sa sarili mo, okay ka eh. Ano yung isang bagay na natutunan mo sa sarili mo dun sa dami ng pinagdaanan mo? Yung natutunan ko dun, kahit kailan huwag mo maramdaman na sumuko pa. Kailangan sa buhay, lagi kang palaban. Kasi ayokong umasa rin talaga sa ibang tao, katulad ng nanay ko. Never siyang umasa sa ibang tao. Talagang iginapang niya kami sa abot ang makakaya niya. Sa sakripisyo niya, nandito kami, nakaagapay niya na hanggang ngayon inaalagaan siya. Mm-hmm. Kumbaga sa buhay natin, walang imposible, wala sa edad, wala sa ganda, wala sa itsura. Basta maging masikap, maging masipag at manalangin ka at sabayan mo lang talaga sa gawa, ibibigay niya talaga yung nararapat sa'yo.